Lalaking pinarusahan ng kanyang lolo at kailangan nga niyang tumira sa squatters area. Kahit na mayaman sila, dito niya makikilala ang astig na dalagang jeepney driver na magpapatiklop pala sa kanya. Pero paano kung mahulog ang loob niya dito? Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano ka pakagaling magpanggap, lalabas at lalabas ang katotohanan. At ito ang kwento ng buhay ni Vanessa o mas kilala bilang Badang at ang kwento nga rin ni Yuan. Hindi alam ni Yuan kung bakit siya dinala ng lolo niya na si Don Lucio sa terminal ng jeep. Hindi sanay si Yuan sa mga ganong lugar. Yun ang unang beses na nakarating nga roon si Yuan. Maalinsangan ng paligid at punong-puno ng mga tao at sasakyan ng kalsada. What am I doing here, Lolo? If this is a kind of joke, please, umuwi na lang tayo. At bakit ganyan ang suot niyo? Ang dungis mong tignan at butas pa ang shirt mo. Litanya nga ni Yuan kay Don Lucio na kanyang Lolo. Kailangan mo nang masanay sa ganitong buhay, Yuan. Sa loob ng 3 buwan, kailangan mong makibagay sa magulong lugar na to. Hindi mo pa nakikita ang bahaging to ng mundo. Kaya ang dali para sa iyong bitawan at magdesisyon ng padalos-dalos. Sermon nga ni Don Lucio sa kanyang apo na paismid si Yuan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ginagawa sa akin to, Lolo. Hindi ko makita ang sinasabi mong magiging training ground ko ang lugar na to. Paano? Mariing tumingin kay Yuan ang matanda. Hindi mo lang to basta training ground, Yuan. Kailangan mong matuto. Parusa mo na rin to dahil sa kasalanang ginawa mo noon. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututo. Paano ko ipapamana sa'yo ang kumpanyang pinaghirapan ko ng dugot pawis ko at pinalago ng daddy mo kung ganyan ang ugali mo? Naiinis na napatango-tango na nga lamang si Yuan at napaismid. Okay, fine. Kapag natapos ko to, give me my inheritance. I deserve that. Patutunayan kong karapat dapat ako para maging tagapagmana ng kumpanya. Hindi dapat nila malaman kung sino ka. Tandaan mo yan, Yuan. Kapag nalaman nila, lalo na ni Badang, kung sino ka talaga, hinding-hindi mo na makukuha ang mano mo. Naiintindihan mo ba? Tanong nga sa kanya ni Don Lucio. May kasalanang nagawa si Yuan na kailangan niyang pagbayaran. Isa pa, ayaw ni Don Lucio na puro drag racing ang inaatupag niya. Bilang parusa, kailangang makisama ni Yuan sa isang mahirap na pamilya at matutong kumayod para kumita sa maliit lang na halaga. Sa kabilang banda naman, ano ho? Yang lalaki kailangan ng tirahan at trabaho? Gulat na tanong nga ni Badang ang babaeng pinakilala nga ni Don Lucio sa apo nitong si Yuan. Oo, Badang, galing pa si Yuan sa probinsya. Medyo wala pang alam sa mga bagay . Sana mapatira mo muna siya sa inyo at turuan mo na rin maghanap buhay. Marunong yang mag-drive. Magiliw pa nga na saad ni Don Lucio. Pinaningkitan nga ng mata ni Yuan si Badang. Hindi alam ni Yuan kung paano nakilala ni Don Lucio ang babaeng to. Hindi naman din si Don Lucio ang klase ng matandang mahilig sa mga babaeng kasing edad lang ni Yuan. Isa pa, kung pumatol man si Don Lucio sa babae bukod sa kanyang yumaong lola, sigurado naman si Yuan na hindi si Badang ang mga tipo ng lolo niya. Malamlam ang mga mata, may katangusan ng maliit na ilong, makapalang pangibabang labi at pataas ang hulma ng mga pisngi ni Badang, matangkad at may angking ganda. Pero mas lalaki pa yatang umasta si Badang kaysa kay Yuan. Wala man lang make-up at halatang natuyuan na nga ng pawis ang mukha ni Badang. Mabuti naman ang babae, pero halatang nagbibilad sa araw dahil sa pagkakaroon ng tanned skin at pamumula. Pabaliktad na sinuot ni Badang ang sombrero. O siya, sige, may space pa naman sa amin, Lololo. Paano yan? Paano kayo? May matutuluyan ho ba kayo? Oo nga pala, kumain na po ba kayo?
Astig pa nga, nasaad ni Badang? Mayroon naman Badang. Eh di uuwi na lang ako sa probinsya namin dahil may kailangan nga sikasuhin eh. At oo, apo, hindi pa ako kumakain. Paglalambing nga ni Lucio kay Badang. Tumawa si Badang. Naku lolo Lu, mahina ang kita ko ngayon eh. Pero sige po, dahil gutom kayo, ililibre ko po kayo ng goto. Sobrang naninibago nga si Yuan sa mga nakikita niya. Pumasok nga sila sa isang maliit na palengke. Doon ay may isang kainan. Walang maayos na ambience pero marami namang kumakain. Sigurado bang safe ang mga pagkain dito, Lolo? Tanong na nga lamang ni Yuan sa kanyang Lolo. Kumunot ang noo ni Badang. Anong tanong yan? Malamang safe dito. Suki na ako rito. Kung hindi safe, sana matagal na akong wala. Whatever. Masungit na sabi nga ni Yuan kay Badang. Yuan, maring saway naman ang Lolo ni Yuan. Napangisi na nga lamang si Badang at napailing. Aba, aba! Ang galing naman itong apo niyo, Lolo! Marunong mag-spokening dollar. San bang planeta galing tong si Yuan, Lolo? At para namang mayaman to eh. Para masipa ko na rin po pabalik papunta dun sa pinanggalingan niya. Mas lalong nainis si Yuan kay Badang. Malayong malayo sa mga babaeng nakasanayan niya si Badang. Mas maangas pa nga to kumpara sa kanya. Pagpasensyahan mo na, Badang. Kanyan lang talaga si Yuan. Hinging paumanhin nga ni Don Lucio. Gustong matawa ni Yuan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang president at CEO ng pinakamalaking car company sa buong Asia na kinatatakutan ng lahat, humihingi ng pasensya sa isang babaeng walang class at mahirap na jeepney driver. Yuan, pasalamat ka. Mabait tong si Lolo Lu ha. Kung hindi ka lang apo nito, naku, hindi kita pagtatyagaan. Sabi pa nga ni Badang kay Yuan. Kumain na nga sila. Napansin ni Yuan kung gaano kasaya ang lolo niya habang kumakain. Hindi naman mamahalin ng pagkain, pero sarap na sarap si Don Lucio at tuwang-tuwa sa mga kwento ni Badang. Aliw na aliw nga ito sa jeepney driver. Hindi na nga nagawang kumain pa ng maayos ni Yuan. Ni minsan, parang hindi sila naging ganun kasaya ng lolo niya. Siguro ay dahil lumaki si Yuan na malayo ang loob sa kanyang lolo. Barkada, gimmick at drag racing lang ang inatupag ni Yuan. Busog na busog ako, Badang. Salamat sa libre ah. Nakangiting saad nga ni Don Lucio kay Badang. Sige po, sa susunod po ulit pero lugaw na po sa susunod ah. Baka ma-high blood ka na po eh. Natatawang saad nga ni Badang kay Lolo. Magpaalam na nga si Don Lucio sa dalawa. Muling tumingin si Lucio kay Yuan bago tuluyang iwan ng apo. Alam nitong para sa mana ni Yuan, magtitiis ang apo sa loob ng 3 buwan. How did you know my Lolo? Seryosong tanong na nga ni Yuan kay Badang. Nanlaki ang mga mata ni Badang at pinisil ang ilong. Tigilan mo nga sabi ako sa spokening dollars mo na yan. Dudugo ilong ko sa'yo eh. Di kita maintindihan. Napairap si Yuan. What a dump. Tama na ha. Hindi ko alam kung bakit may apo si Lolo Lu na marunong mag-Ingles eh. May naiintindihan ako pero konti lang kaya tigil-tigilan mo ang pananalita ng ganyan. Paano pala kapag minura mo na ako? Tuloy-tuloy pa nga nang sabi ng astigin na si Badang. Kailangan ko nang magpahinga. Dalhin mo na ako sa bahay mo. Utos nga ni Yuan kay Badang. Naiiritang tumawa si Badang. Naknang, parang utusan mo ako kung mautusan mo ah. Bahay mo ba ha? Bahay mo? Hoy Yuan, makinig ka sa akin ah. Pinakiusap ka lang sa akin, Lolo Lu. Mabait akong tao pero kapag inartehan mo ko ng ganyan, pumapalag ako. Hindi pwede sa akin yung ugaling yan. Huminga ng malalim si Yuan. Fine, sorry na. Tumango na nga lamang si Badang. Okay, madali naman akong kausap eh. Sige, umuwi na tayo. Baka pagod ka lang ngayong araw kaya masamang hangin ang nalalanghap mo. Halika na nga. Seriously? Banig ang magiging higaan ko? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Yuan kay Badang. Ayaw lang ipahalata ni Yuan pero punong-puno ng pandidiri ang nararamdaman niya. Sa tanan ng buhay niya, hindi niya akalaing makakahiga siya sa banig. Siguradong sasakit ang likod ni Yuan. Oo,
Wala naman akong mapapahiram na foam sa'yo mamaya eh. Dahil wala kaming extra. Mas okay na yun kaysa kumot lang ang sapin mo. Sagot pa nga ni Badang sa kanya. Tinignan nga ni Yuan ang mga pinto sa maliit na bahay ni Badang. How about your room? Tabi na lang tayo. Saad nga ni Yuan. Nanlaki ang mga mata ni Badang. Bonak ka ba ha? Lalaki ka. Babae pa rin ako no. Hindi porkit ganto ko eh. Gaganyanin mo na ako. Kaya bakit ahayaan kong magtabi tayo? Sira ulo ka ba? Isa pa, huwag kang English ng English. Isa pang salitang alien na kung gugulpihin na talaga kita. Ngumisi si Yuan. Babae ka? Parang hindi naman eh. Saad nga ni Badang? Abat talagang? Oh, nandito na pala kayo anak. Ang aga mo yata. Putol nga ng nanay ni Badang sa kung anumang sasabihin nga nito kay Yuan. Mano po nay, lumapit si Badang sa nanay nga nito at nagmano. Hindi matanggal ni Yuan ang tingin sa babaeng kasama ng nanay ni Badang. High school student ang dalagita. May mga saklay ito at halatang may problema sa paglalakad. Kawaan ka ng Diyos anak, nakangiting sabi nga ng nanay ni Badang. Sino siya ate? Boyfriend mo? Excited na tanong ng dalagita kay Badang. Nanlaki ang mga mata ni Badang. Uy, Victoria, manahimik ka. Anong boyfriend, boyfriend? Kahit magunaw pa ang mundo, hindi ko gagawing boyfriend tong lalaking to, no? Sobrang ganda mo ba, ha? Para sabihin yan? Sabat na nga ni Yuan. Sinamaan ni Yuan ang tingin si Badang. Para siyang ininsulto ng babae. Para bang gustong iparating ni Badang na malas ang sino mang babaeng papatol kay Yuan. Tumawa ang ina ni Badang. Sino ba kasi yan, anak? At anong ginagawa niya rito? Kinamot ni Badang ang kanyang ulo. Nay Victoria, si Yuan nga po pala. Apo po ni Lolo Lu. Kilala niyo po yun, diba? Eh pinakiusapan po kasi ako na kung pwedeng tumira muna sa atin tong si Yuan at tutulungan ko pong maghanap ng trabaho. Tumingin nga si Badang kay Yuan. Sila naman ang pamilya ko. Nanay ko, Rose ang pangalan niya. Ito naman si Victoria, ang sobrang pasaway kong kapatid. Ate naman eh, huwag mo akong siraan kay Kuya Pogi. Reklamo naman ni Victoria sa kapatid. Matamis na ngumiti si Victoria at marahang lumapit kay Yuan. Hi Kuya Yuan, ako nga pala si Victoria. Sana ikaw na lang yung boyfriend ng ate ko. Hello Victoria, napangiti naman si Yuan. Hindi alam ni Yuan kung bakit nahawa siya sa masayang aura ng kapatid ni Badang. Sa kabila ng kapansanan ni Victoria, masiyahin pa rin ito at parang walang ibang iniisip na problema. Yun ang unang beses na nakilala niyang mga ganoong tao. Kahit di naman si Badang, kahit mahirap ang buhay, halatang kontento at masaya ito sa buhay. Victoria, tigilan mo nga kami ni Yuan. Hindi kami bagay niyan. Eh ang arte-arte niyang lalaking yan eh. Kaya hindi ko trip yan. Litanya nga ni Badang habang tinutulungan ang ina sa pagluluto. Hinila nga ni Victoria ang dulo ng shirt ni Yuan. Kuya Pogi, never been kiss yan, never been touch yan si ate Badang. Hindi pa yan nagkaka-boyfriend kahit kailan. Victoria! Sigaw nga ni Badang sa makulit na kapatid. Tumawa si Victoria. Ito na nga, Vanessa, papasok na! Hoy, anong Vanessa? Naiinis nga na sigaw ni Badang pabalik. Tumawa ulit si Yuan. Vanessa, ha? Kumunot ang noon ni Badang kay Yuan. O bakit ha? Anong problema mo sa tunay kong pangalan? Pang social no? Ngumisi si Yuan at umupo sa nakitang upuan sa sala. Sounds too feminine. Kaso hindi ka naman mukhang babae. Hindi bagay sa'yo ang Vanessa. Sa Badang ka na lang. Oh, dami-daming sinasabi. Ano ka ba talaga ni Lolo Lu ha? Ang layo ng ugali niyong dalawa. Komento pa nga ni Badang. Nawala ang ngisi ni Yuan. Let's see. Hindi lang masaya ang kabataan ko. Natulala si Yuan nang naalala nga ang lahat tungkol sa kanya. Masaya naman siya noon kasama ang mommy, daddy at lolo niya. Nagbago lang ang lahat nang naaksidente nga ang mga magulang ni Yuan dahil sa kanya. Simula noon, naramdaman na nga rin ni Yuan na unti-unting nagkaroon ng distansya sa pagitan nila ni Don Lucio. Anong klaseng bata ka ba nung bata ka ha? Alien?
Tanong ni Badang habang naghihiwa ng gulay. Napatingin muli si Yuan kay Badang. Yun ang unang beses na may nagtanong sa kanya tungkol sa nakaraan niya kahit na may pagkapiloso pa nga. Walang sino man ang nakaalam kung ano ba talagang nararamdaman ni Yuan dahil hindi nga niya ito nailalabas. Tipikal lang na bata, simpleng sagot nga ni Yuan. Napangiti si Badang. Ako naman, suki sa guidance office. Pasaway kasi ko eh, kaya laging napapatawag si nanay dati. Kapag may nangasar kasi sa aking tomboy ako, edi syempre ginugulpi ko kaagad. Mahinang natawa si Yuan. Bakit, hindi ka ba tomboy? Napasinghap si Badang at ibinagsak ang hawak. Alam mo tong hawak ko, may kalalagyan to eh kapag hindi ka tumigil. Ganito lang ako pero pusong babae pa rin to no. Hindi lang talaga ako mahilig sa kaartehan na ganyan. Itinaas nga ni Yuan ang kamay. Okay, sorry. Ituloy mo na yan. Ang tinutukoy nga nito ay panghihiwa nga ni Badang. Huminga ng malalim si Badang. Hoy bukas, isasama muna kita sa biyahe para malaman mo ang mga ruta. Saka kita irerekomenda sa operator para maging driver ka na rin. Magiging barker muna kita ng isang linggo ha, pero depende kung gaano kahaba mo makakabisado ang ruta. I'm smart, kaya kong kabisatuhin yun ng isang araw lang. Pagmamayabang nga ni Yuan. Sus, yabang mo naman. Sige na nga, 1+1. Tumaas ang kilay ni Yuan. Of course, 2. Binato ni Badang ng sibuya si Yuan. Oh, bobo ka na agad eh. Bintana ang sagot doon. Pinagsasasabi mo? Kunot noong tanong nga ni Yuan. Ibinaba nga ni Badang ang hawak niyang kutsila at tinaas nga ang dalawang hintuturo. Diba dalawang 1 yan? Imaginin mo, plus sa gitna. Bintana yan, diba? Tumawa nga si Yuan at napailing. Ang corny mo. Tumawa na nga lamang rin si Badang. Corny, pero tumawa ka. Yuan, simpleng joke lang yan ng mga bata. Kawawa ka naman kung hindi mo alam. Pinagmasdan na nga lamang ni Yuan si Badang, nabala sa paghihiwa ng mga sangkap. Mayaman si Yuan. Lumaki nga siya, sagana sa buhay. Pero sa lahat ng bata noon sa school nila, pakiramdam niya, siya ang pinakakawawa. Wala siyang mga magulang. Nawala ng amor si Don Lucio sa kanya na kanyang sariling lolo. Tatawagin ko na si Victoria Badang. Maghain ka na para makakain na tayo. Utos nga ng nanay ni Badang. Tinapik ni Badang ang balikat ni Yuan bago tumayo. Hoy, tumayo ka na dyan, kakain na tayo. Tumayo na nga si Yuan at marahang lumapit sa lamesa. Ang liit ng mesa niyo eh. Sa bahay namin ang haba at ang laki ng mesa. Kumunot nga ang noon ni Badang. Ano bang lamesa niyo? Basketball court? Pekang tumawa si Yuan. Nakakatawa. Kung ano-ano pa kasing sinasabi mo eh. Sagot ni Badang habang nagsasandok ng kanin. Anyway, ano nga palang ulam? Inosenteng tanong ni Yuan kay Badang. Inilapag nga ni Badang ang mangkok ng kanin at ulam sa lamesa. Anong mga ulam? Marami? Rich kid ka ba ha? Isa lang ang putahe na niluto ko. Hapunan lang naman to eh. Pork binagoongan ang niluto namin ni nanay. Masarap yan. Hindi sanay sa ganun si Yuan. Sa mansyon, may personal chef siya at niluluto lahat ng gusto niyang kainin. Iba't ibang cuisines pa ang niluluto para kay Yuan kapag nasa mansyon. Madalas kasing mawala ng gana si Yuan kapag bad trip. What? That's so boring. Dapat may choices. Umupo na nga lamang si Yuan at nagsandok ng pagkain para sa kanya. Hoy Yuan, kaartehan mo naman. Apat lang tayong kakain. May matitira pa nga dyan eh. Tapos maghahanap ka pa ng iba. Apo ka ba talaga ni Lolo Lu ha? Si Lolo Lu, kasi kahit toyo ang ulam, masaya na yun. Nakangiting saad nga ni Badang. Nagtatakang tanong naman ni Yuan. Teka, paano mga ba nakilalang lolo ko? Tumunghay nga si Badang sa kanya. Pasahero ko siya lagi. Favorite nga ako eh. Talagang inaabangan niya ang jeep ko at hindi sumasagay sa iba. Isa pa, dapat sa dulo ng mga senior. Pero pumapasok pa siya sa pinakaloob kahit nahihirapan si Lolo Lu. Makikipagkwentuhan lang siya sa akin. Kapag nandoon, hinahayaan ko na lang. Tapos libre na nga ang pamasahe kapag siyang sakay. Mapait na napangiti si Yuan. Hindi na niya maalala kung kailan siya nagkaroon
ng ganoong interaksyon kay Don Lucio. Sa tuwing nagtatagpo nga ang landas nila, kung hindi pinapagilitan si Yuan, pinararamdam naman ng lolo niya kung gaano siya kapabigat sa buhay nito. "Natulala ka na, okay ka lang?" tanong nga ni Badang. Marahang tumango si Yuan. "Okay lang ako." Ilang sandali pa, lumabas na nga mula sa silid si Victoria. Maging ang ina ng dalawa, umupo na nga ang tatlo sa may upuang tapat ng lamesa. Maingay ang mag-iina at nagkakasiyahan kahit simple lamang ang nasa hapag. Hindi maiwasang mamangha ni Yuan. Hindi alam ni Yuan na pwede palang maging masaya kahit na mababaw lang ang paraan. Hindi alam ni Yuan na mas masaya pala kumain sa maliit na lamesa at may isa lang na putahing ulam kaysa sa malaki, magarbong lamesa, maraming pagkain, pero punong-puno naman ng kalungkutan. "Kain ka pa anak, nagustuhan mo ba?" Magiliw na tanong pa nga ng nanay ni Badang kay Yuan. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Yuan habang umunguya. "Masarap po, Ma'am Rose." Tumawa nga si Rose, ang nanay ni Badang. "Nako tong batang to, nanay na lang din ang itawag mo sa akin." "Sige po, nanay." Saad nga ni Yuan, sabay bahagyang napangiti. Parang may humaplos sa puso ni Yuan. Kailan ba ang huling natawag nga siyang anak? Kailan ba ang huling nagkaroon si Yuan ng ina? Sunod-sunod ang naging subo ni Yuan para lang pagtakpa ng lungkot na nararamdaman. Gayon pa man, nandun pa rin ang saya. Nagtagpo ang mga paningin ni na Yuan at Badang. Napangiti nga sila sa isa't isa. Parang yun ang unang beses na nagkasundo nga sila sa isang bagay. "Hindi pa ba aalis? Ang tagal-tagal naman nito. Ang init-init na oh. I'm sweating." Reklamo nga ni Yuan habang nakatapat nga ang mini electric fan sa mukha niya. Nasa loob nga si Yuan ng jeep ni Badang. Sabi sa kanya ni Badang, kailangan nilang magkaroon ng pasahero bago umalis. Hindi naman maintindihan ni Yuan yun. Ang gusto niya lang ay mawala ang init na nararamdaman dahil sa malinsangang panahon. "Sabi ngang nakapila pa to, ngayon ka lang ba nakasakay ng jeep ha? Hindi pwedeng sumakay ang mga pasahero rito sa akin kasi may nauna pa sa akin sa pila." Paliwanag nga sa kanya ni Badang. Huminga ng malalim si Yuan. Yun naman talaga ang first time niyang sumakay ng jeep. Ni hindi pa nga naranasan ni Yuan ang mag-commute sa public transport. "O yan na, malapit na tayo sa pila. Magtawag ka na ng pasahero." Utos nga sa kanya ni Badang. Kumunot ang noo ni Yuan. "Bakit ko tatawagin? Eh hindi ko naman alam ang mga pangalan ng mga pasahero ah." Malakas na tumawa si Badang. "Anong pinagsasasabi mo dyan ha? Bonak ka, Yuan. Ang ibig kong sabihin, kunin mo ang atensyon nila. Isigaw mo ang ruta natin para malaman nila kung sasakay sila o hindi." Tinignan nga ni Yuan ang maliit na karatulang binigay sa kanya ni Badang. "Anong gagawin ko dito?" Namamanghang tumingin sa kanya si Badang. "Ano pa? E di itaas mo. Magtawag ka, barker kita ngayon. Huwag ka mag-alala. Bibigyan naman kita ng sahod eh." "Oh, Bayan here. This is Bayan, miss." Tamad nga na sagot ni Yuan sa nagtatanong na pasahero na babae, hindi matanggal ang tingin sa kanya. Binatukan tuloy ni Badang si Yuan. "Huy, anong pagtatawag yan? Lakasan mo, hindi ka ba kumain ng almusal kanina ha? Pinakain naman kita ha." "Why shout? Charm ko lang. Kahit hindi yata nila ruta, sasakay pa rin sila eh. Makita lang ako." Pagmamayabang pa nga ni Yuan, napamura tuloy si Badang. "Napakayabang nito. Paano ka matututo niyan ha? Walang magagawa yung kagwapuhan mo kung tatanga-tanga ka sa kalsada." Napangisi na nga lamang si Yuan. "Siya? Susunga-sunga sa kalsada? Imposible yun." Buong araw ngang tinuruan ni Badang si Yuan sa mga dapat nga niyang malaman sa kalsada. Alam ni Yuan yun, pero ayaw niya pa rin ang ideya ng pagiging jeepney driver. Alam niyang hindi sila tatagal doon. "I'm so tired, Badang." Reklamo nga ulit ni Yuan habang naglalakad nga sila pa uwi. "Oh, etong pera mo, 300 yan ha, malaki na yan." Sabi pa nga ni Badang. Pinagmasdan ni Yuan ang pera sa kamay niya. "Only 300? Baka kahit pagkain, hindi ako makabili nito." "Hoy, Yuan,
Malaki na yung 300. Eh yung ibang barker ko nga eh. Magkano lang yung binibigay ko sa kanila? Maliit lang naman ang kitaan sa pagiging jeepney driver. Isa pa, may mabibili na yan. Kaya na yan ng 2 kilong bigas tsaka ulam kung ikaw lang naman. Paliwanag na sa kanya ni Batang. I'm hungry. Daing nga muli ni Yuan. Huminga ng malalim si Batang at hinila siya sa ihawan. Oh, pili ka na lang ng gusto mo dyan. Ako nang magbabayad, libre ko na. No, gentleman ako, I have money. Pagpupimilit ni Yuan. Eh di ba nagre-reklamo ka? Na yan lang? Okay na Yuan, ako nang magbabayad. May extra pera pa naman ako eh. Nakangiting sabi nga ni Batang at pumili nga ng gustong ipaihaw sa tindera. Okay, anyways, safe ba tong kainin? Tanong pa nga ni Yuan. Tumawa si Batang. Siyempre naman no, ang sarap kaya lalo na kapag sinawsaw sa suka. Tumango na nga lamang si Yuan at kumain na nga lamang din. Hindi siya makatangke sa sinabi ni Batang. Masarap nga ang mga inihaw sa gilid ng kalsada. Hindi pa rin makapaniwala si Yuan. Talagang napagod siya sa buong maghapon. Pero kapalit lang noon ay ang maliit na halaga. Napatingin siya kay Batang. Pakasang pagod pero masaya pa rin. Napatitig si Yuan sa mukha ni Batang. May napansing isang bagay si Yuan. Sobrang simple ni Batang. Pero yun ang nagbigay sa babae ng mas angat na kagandahan mula sa mga babaeng nakakasalamuha ni Yuan sa alta syudad. You're so simple, yet so beautiful. Wala sa sariling saad nga ni Yuan. Ha? Ano yun? Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Batang. Umiwas ng tingin si Yuan. Bilisan mo na dyan, gusto ko nang umuwi. Ngumuso lang naman si Batang. Teka lang, kitang nag-i-enjoy pa ako dito sa pagkain eh. Kung makapag-aya naman to, bakit bahay mo ba bahay namin ha? Ang ganda sana, kaso bingi. Natatawang sabi nga ni Yuan at nauna na ngang maglakad. Hoy Yuan, narinig ko yun ah. Ano yun, nagagandahan ka sa akin? Pangungulit pa nga ni Batang. Lumipas nga ang mga araw at linggo, natuto si Yuan sa buhay ng mga taong mahihirap. Kahit kating-kating na nga niyang pabilisin ang takbo ng jeep na ginagamit niya, hindi niya magawa. Kahit medyo nasasanay na nga si Yuan, hinahanap pa rin ng sistema niya ang drag racing. Oh, bakit binibigay mo sa akin ang kita mo ha? Tanong nga ni Batang kay Yuan. Nagkibit balikat na nga lamang si Yuan at humiga sa banig niya. Nakita kita noong isang gabi. Kita kong hirap na hirap kang i-budget ang pera mo. Kaya yan, sayo na yan. Umupo nga sa may paanan niya si Batang. Ha? Eh pinaghirapan mo to eh. Hindi ko matatanggap to Yuan. Gastusin mo na lang to para kay Lolo Lu. Mahinang tumawa si Yuan. Kung alam lang ni Batang kung gaano kayaman ang lolo niya. Baka mahiya pa nga ito. Hindi rin naman alam ni Yuan kung anong meron kay Don Lucio at trip magpanggap na mahirap sa harap ni Batang. Bumangon at umupo si Yuan sa banig. Magkaharap nga sila ng dalaga. Batang, tanggapin mo na yan. May tinitira naman ako para sa sarili ko. Isa pa kumakain at nakikitira naman ako rito. Isipin mo na lang na bayad ko yan sa'yo. Sandaling napatitig si Yuan kay Batang. Nakalugay ang mahaba at medyo kulot nitong buhok. Namumungay na nga rin ang mga mata ni Batang dahil siguro sa antok. Napalunok si Yuan at umiwas ng tingin. Paano ngang isang babaeng walang kaayos-ayos sa mukha ay hindi man lang naglapat ng effort para magpaganda? Parang mukhang diwata ng gabing yun. Huminga ng malalim si Batang at sumandal sa sofa sa sala. Salamat ah, malaking tulong to. Medyo nahihirapan kasi ako, lalo at may maintenance na gamot si Victoria. Parang may nagwawala nga sa buong sistema ni Yuan nang bigla na nga lamang ilapat ni Batang ang gilid ng ulo sa balikat niya. Sa kilos na yun, para bang hinayaan ni Batang si Yuan makita ang kahinaan nito. Hindi maiwasang matuwa ni Yuan. Ibig sabihin komportable na nga sa kanya si Batang. Bakit ba naging ganun ang kondisyon ni Victoria? Panguusisa nga ni Yuan kay Batang. Hit and run case. Nabangga siya noon tapos tinakbuhan lang ng walang konsensyang driver na nakasagasa sa kanya. Mariing sagot nga
Di ba Dang? Kumunot ang noon ni Yuan. Ha? Saan siya nabundol? Nang sinagot nga ni Badang ang pamilyar na lugar sa kanya, unti-unting nanikip ang dibdib ni Yuan. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari, ang kasalanang hindi niya naman sinadyang gawin. Namalayan niya na lang na hindi na nga siya makahinga. Sinapo ni Badang ang mukha ni Yuan. Hoy Yuan, anong nangyayari sa'yo? Tumingin ka nga sa akin, kumalma ka. Ginulo ni Yuan ang buhok habang tumutulo ang mga luha. Wala akong kasalanan. Hindi ko sinasadya, hindi. Yuan, hoy tumingin ka sa akin. Anong nangyayari sa'yo ha? Mahinahong tanong nga ni Badang sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Yuan si Badang. Kay Badang siya kumuha ng lakas. Akala nga ni Yuan, wala na nga ang trauma niya na yun. Akala ni Yuan, hindi na nga siya natatakot balikan yun. Pero duwag pa rin pala siya. Mas lalong natatakot nga siya ngayon. Ilang sandali pa, unti-unting kumalma si Yuan. Napanatag nga ang kalooban niya, lalo ng mahinang tinatapik nga ni Badang ang likod niya. Gumaan ang pakiramdam ni Yuan. Okay ka na ba? Matulog ka na para makapagpahinga ka. Mahinahong bulong nga sa kanya ni Badang. Kakawala na nga sana sa yakap si Badang, pero mas lalong humigpit pa ang yakap ni Yuan. Dito ka lang please, Vanessa. Dito ka lang. Natatakot si Yuan na baka bisitahin na naman siya ng panaginip na yon. Hindi niya kaya. Umaasa siyang kapag nasa tabi niya si Badang, magiging okay kahit paano ang lahat. Bumuntong hininga si Badang. Sige na, dito lang ako sa tabi mo hanggang makatulog ka. Sabay na nga silang humiga sa banig na yon. Titig na titig nga si Yuan kay Badang habang inaayos nito ang kumot sa katawan niya. Nang ngumiti nga kay Yuan si Badang, mas lalong nawala ang takot niya. Matulog ka na, dito lang muna ako, sabi nga ni Badang sa kanya. Marahang lumapit nga si Yuan kay Badang at niyakap ulit ang dalaga. Gusto kong iyakap mo. Matagal nang walang yumayakap sa akin ng ganito. Hinaplos nga ni Badang ang buhok ni Yuan. Pasalamat ka. Mabait ako kundi nasipa na talaga kita. Napangiti si Yuan. Sinubsob ang mukha sa dibdib ni Badang at mas lalong yumakap. Hindi na malaya ni Yuan na nakatulog na pala siya. Nagising na nga lamang siya dahil sa sigaw at pagbagsak ng isang kaldero. Diyos mio, ang batang to, anong ibig sabihin nito? Gulat na gulat nga na sigaw ni Rose, ang nanay nga ni Badang at Victoria. Marahang iminulat nga ni Yuan ang mata niya. Umawang ang bibig niya nang makita nga si Badang na nakayakap sa kanya. Muling ibinagsak ni Yuan ang ulo sa unan. Napapikit siya ng maramdaman ang binti ni Badang sa binti niya. Napamura si Yuan ng mahina. Unti-unti na nga ring nagising si Badang. Nakita ang sitwasyon nila. Agad itong tumayo. Sorry, nakatulog ako. Anak, ano ka ba naman? Akala ko ba hindi mo boyfriend? Bakit naman sinuko mo ang bataan? Sunod-sunod nga na tanong ng nanay ni Badang. Nanlaki ang mga mata ni Badang. Mali ang iniisip niyo, Nay. Walang nangyari sa amin. Nakatulog lang po ako sa tabi ni Yuan, yun lang yun. Napailing na nga lamang si Nanay Rose. Ikaw pa talaga ang nakayakap dyan. Hindi ka pinalaki ng ganyan ha? Nanay naman eh. Sabing hindi nga. Naiiritang tutol nga ni Badang at ginulo ang buhok. Hindi napigilan ni Yuan ang pagtawa. Masamang tumingin sa kanya si Badang. Mas lalong lumakas ang tawa ni Yuan nang lumuhod si Badang at pabiro nga siyang sinakal. Nanay, si Badang oh, nilalambing ako. Gusto pa yata ng isang round. Natatawang sumbong nga ni Yuan kay Nanay Rose. Sinabunutan tuloy siya ni Badang. Manahimik kang ang bonak ka dyan. Ilang mahihinang bugbog pa nga ang natanggap ni Yuan mula kay Badang bago ito kumalma. Tumayo na nga si Badang at nagsimula na ngang mag-asikaso. Nilinis naman ni Yuan ang higa niya. Sorry nanay, nakatulog lang po sa tabi ko si Badang. Yun po ang totoo, wala naman pong kahit anong nangyari sa amin. Natulog lang. Tumawa si Nanay Rose. Alam ko naman yun. Kilala ko ang anak ko, inaasar ko lang. Pero masaya rin ako kung boyfriend ka talaga niya.
Hindi pa kasi nagkaroon ng boyfriend niyang si Badang. Palaging kami na lang ang iniisip niya. Yun tuloy mukhang totoong boy-tomboy. Napangiti si Yuan. Mabait na tao si Badang. Dahilan din siguro kung bakit gustong-gusto nga ang dalaga ng kanyang lolo na si Don Lucio. Isa pa, isipin pa lang ni Yuan parang sobrang saya nga kung siya ang magiging unang boyfriend ni Badang. Mas lalong tumawa si Yuan na baka raw araw-araw siyang binubugbog ng dalaga sa tuwing maaasar nga sa kanya. Good morning Kuya Yuan! Bati nga sa kanya ni Victoria. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Yuan. Bumaba ang tingin niya sa mga paa ni Victoria. Unti-unti namang sumisikip ang dibdib niya sa sinapit nga ng kapatid ni Badang. May pupuntahan lang ako Badang. Paalam nga ni Yuan habang naglalakad sila papuntang garahe. Oh, sige. Pero magpaalam ka sa operator na absent ka para hindi ka matanggal. Sabi nga sa kanya ni Badang habang may tinatanaw. Para saan yan? Tanong nga ni Yuan. Tumigil nga si Badang sa isang sikat na grocery store. May hinulog nga itong sobre sa isang box. Ngumiti si Badang at tinuro ang isang poster. Raffle lang. Nagbabaka sakaling mabunot ako. Dream motor ko kasi yung premyo eh. Wala kasi akong pambili. Napatingin nga si Yuan doon. Para kay Yuan, simpleng bagay lang yon pero para kay Badang, pangarap na yon sa kanya. Sobrang laki ng pagkakaiba ng mga gusto nila sa buhay. Pero hindi alam ni Yuan kung bakit gustong gusto niyang nakikita si Badang na nangangarap ng ganoon. Nang nakarating na nga sila sa garahe, hinatid nga ni Yuan sa jeep nito si Badang. Hinintay niya munang umalis si Badang bago sumakay ng taxi. Balak niyang pumunta kay Don Lucio para itanong ang kagabi pang gumugulo sa isipan niya. Nagdial nga si Yuan ng numero sa cellphone niya. Tristan. Hey dude, what's up? Where have you been? Almost a month na kitang di nakikita sa gathering sa... Sagot naman ni Yuan. Busy lang. Anyway, I have a favor. Sure, ano ba yun? Tanong nga sa kanya ni Tristan. May raffle lang company ninyo, diba? I will send you a name. I want you to make her the winner of the raffle. Hiling nga ni Yuan at napangiti nang naalala ang mukha ni Badang na umaasa sa raffle na yun. Her? Oh, yun lang? Sino ba yan? Babae mo, maganda ba? Sunod-sunod pa nga na tanong ng kaibigang si Tristan. Kumunot ang noon ni Yuan. Stop asking. Huwag mo siyang kilalanin kung sino siya. Hindi siya katulad ng mga babae mo. Wow, easy dude. Nagtatanong lang naman ako eh. You sound so possessive. Ikaw ba talaga yan? Yes. No other man can touch or flirt with her except me. Maliwanag ba? Malamig na tanong nga ni Yuan. Napatawa tuloy si Tristan. Ay, parang gusto kong makilala tuloy kung sino ang babaeng nagpapabaliw sa'yo ng ganyan. Mas lalong kumunot ang noon ni Yuan. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya. Ayaw lang talaga ni Yuan na may ibang makasalamuhang lalaki, si Badang. Pakiramdam ni Yuan, mababaling ang atensyon ni Badang kapag may nakita itong mas higit sa kanya. Kaso, mas lalong sumama ang pakiramdam ni Yuan nang maalalang wala rin naman sa kanyang atensyon ni Badang. Napapikit nga si Yuan at pinatay ang tawag. Hindi pa nararamdaman yun ni Yuan sa kahit na anong babae. Mukhang gusto na nga niya si Badang sa ibang paraan ng hindi niya namamalayan. Pagkarating nga sa mansyon, tinanong agad ni Yuan sa mga kasambahay kung nasan si Don Lucio. Where's my lolo? Ah, nasa golf field po, sir. Sagot nga ng isa sa mga kasambahay. Please call him. Sabihin mong nandito ako. Kailangan ko siyang makausap tungkol sa mahalagang bagay. Utos nga ni Yuan. Agad tumalima naman ang kasambahay. Tinanaw nga ni Yuan mula sa malaking glass wall ang malaki nilang bakuran at fountain. Yun ang tahanan niya. Pero hindi na nga siya mapakaling makauwi sa bahay ni Batang. Pakiramdam niya nandoon ang tunay na tahanan niya. Anong ginagawa mo rito, apo? Sumuway ka sa utos ko. Seryosong sabi nga ni Don Lucio sa kanya. Bumuntong hininga si Yuan at humarap sa lolo niya. Hindi po ako narito para baliwalain ang parusa mo sa akin, lolo. May nalaman ako at hindi ako matatahimik
hanggang hindi ko nalalaman ang totoo. Kung ganun, alam mo na. Tanong sa kanya ng kanyang lolo. You know this in the first place? At hinayaan mo lang ako sa kanila na mapalapit sa pamilya nang naging biktima ko? Hinayaan mo akong mapalapit kay Badang? Sobrang nalulumong sabi nga ni Yuan. Apo, matagal ko nang alam na si Victoria ang batang nabangga mo noon. Inasikaso ko ang gusot na ginawa mo, pero hindi pa rin kita pinabayaan. Gusto ko man na pagbayaran mo ang kasalanan mo, alam kong hindi ikaw ang punot dulo noon. Tinatanong mo palagi sa akin kung sinong nabangga mo at anong nangyari. Hindi kita masagot po. Kitang-kita ko ang takot at trauma mo noon. Ayoko nang dagdagan pa ang trauma mo, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Pero dapat sinabi niyo pa rin po. Nangihihinang saad nga ni Yuan. Tinapik ni Don Lucio ang balikat ni Yuan. Hindi lang parusa to, Yuan. Ngayong alam mo na, sana bumawi ka. Bumawi ka sa pamilyang inagrabyado mo. Kung alam mo lang kung gaano sila kabubuting tao. Tumulo ang luha ni Yuan. I don't deserve their kindness, Lo. Siguradong masasaktan sila kapag nalaman nila. Natatakot ako, Lolo. Natatakot akong malaman nila, lalong-lalo na si Badang. Niyakap siya ng kanyang lolo. Mahal kita, apo. Huwag mo sanang isiping palagi kitang pinahihirapan. Ginagawa ko lang ang makabubuti para sa'yo, para hindi na maulit pa ang pagkakamali mo noon. Humikbi si Yuan habang yakap nga ng kanyang lolo. Hindi siya makapaniwala. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Don Lucio. Hindi naman sinasadya ni Yuan ang nangyari kay Victoria. Natakot lang siya noon. May humahabol kasi kay Yuan at mabilis ang naging patakbo niya. May tama rin si Yuan ng bala sa bandang tiyan noon dahil sa riot na kinasangkutan niya, pero wala naman talaga siyang kasalanan dahil lang mga kaibigan lamang niya ang involved doon. Nadamay lamang siya. Hindi niya nga nadala si Victoria sa ospital sa sobrang takot sa sitwasyon niya ng gabing yun. Pero tumawag naman siya para meron ngang rumescue sa nasagasaan niya. Nagising na lang si Yuan na nasa ospital na nga siya. Walang malay sa loob ng 2 buwan. Walang naging balita na si Yuan sa dalagitang nasagasaan niya. Pero parati siyang nagdarasal na sana okay lang ito. Yuan, may magandang balita ako sa'yo. Dalian mo, halika na. Pupuntahan natin. Tuwang-tuwa nga na sabi ni Badang sa kanya nang sabay na nga silang gumarahe. Natatawang tumingin si Yuan kay Badang. Excited ka? Anong nangyari? Nabunot daw ako sa raffle. Ang lakas naman ng kapit ko kay Lord ngayon. Tuwang-tuwa nga na saad ni Badang. Napangiti si Yuan. Walang katumbas na halaga ang kasiyahan ni Badang para sa kanya. Titig na titig nga si Yuan kay Badang na masayang tinanggap ang susi ng motor. Happy? Bulong nga ni Yuan kay Badang. Tumunghay si Badang at ngumiti. Maging ang mga matay kumikinang sa saya. Sobra, ikaw ata yung swerte ko eh. Kasi nung nanalo ko, di ba ikaw yung kasabay ko na naghulog para dun sa raffle? Tumawa nga si Yuan. Inakbayan si Badang papunta sa bagong magandang motor nito. Humalukip-kip si Yuan habang pinapanood si Badang na hinahaplos ang upuan ng motor at kinakagat ang ilang parts. Tumawa si Yuan at tinawakan ng braso nga ni Badang. Enough, huwag mong kagatin, hindi yan pagkain. Napanguso si Badang. Tinitignan ko lang kung totoong akin ba to. Gumiti si Yuan at inayos ang sobrero ni Badang. Sayo yan, deserve mo yan. Naks, habang tumatagal gumaganda yung tabas ng bibig mo ah. Dahil dyan, ililibre kita ng chicken wings. Medyo nakaka-LL ang Badang mo kaya for the go. Kumunot nga ang noo ni Yuan at mahinang tumawa. Badang ko? I love that. Pero teka, anong ibig sabihin ng LL? Nakaluwag-luwag. Tumatawang sagot nga ni Badang. Napatawa rin si Yuan. Okay, if that's what you want. Pero next time ako nang magbabayad ah. Hoy sus, kayabangan. Portke ko makita na. Ang sipag-sipag naman. Dapat sa pamilya mo ginagastos ang mga kinikita mo. Tinuturing ko kayong pamilya na rin, Badang. Nakangiting sabi nga ni Yuan. Talaga? Tumango si Yuan. Hindi maginhawa ang buhay. Pero nasa inyong pakiramdam
ng tahanan. Napangiti si Badang. Masaya akong naramdaman mo sa amin yan. Pumunta na nga sila sa restaurant na nagsaserve ng only chicken wings. Busog na busog nga si Yuan. Sinabayan niya kasi ng malakas na pagkain si Badang. Nadadala siya maging magana rin. Ilang sandali pa dumighay na nga si Badang. Oops, sorry. Malakas na tumawa si Yuan at pinunasan nga ang dumi sa gilid ng bibig ni Badang. You're so funny. Dapat nakaka-turn off ka eh. Kaso, hindi yun ang naramdaman ni Yuan. Mas naaaliw pa nga siya. Pakiramdam niya, totoong totoo sa kanya si Badang. Kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakilala niya. Sad pa nga ni Badang. Hindi ka naman talaga matuturn off sa akin dapat eh. Wala ka namang gusto sa akin. Nang biglang, but I like you. Marahang sad nga ni Yuan. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Badang. Ha? Anong sabi mo? Huminga ng malalim si Yuan. Gusto niyang suntukin ang sarili. Yun ang unang beses siyang umamin na may gusto nga siyang babae. I'm sorry. Kung dito ako umamin, sa Only Chicken Wings restaurant ang venue ng first confession ko. Hindi mo to deserve eh. Sorry talaga Vanessa. Napalunok si Badang. Di, gusto mo nga talaga ako? Walang halong biro? Tumango si Yuan. Baka nga, higit pa roon. Pero ayokong biglain ka. Gusto kong marahan lang o kung saang face ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Basta maghihintay ako, Vanessa. Vanessa? Huwag mo nga akong tawagin sa totoo kong pangalan. Hindi ako sanay. Napaiwas ng tingin si Badang at namula ang mga pisngi. Mahinang tumawa si Yuan. Sa reaksyon mong yan, mas gusto kong tawagin ka sa totoong mong pangalan. Masamang tumingin sa kanya si Badang. Anong sinasabi mo dyan? Nakinikilig ako? Bakit naman ako kikiligin sa sarili kong pangalan? Kinagat nga ni Yuan ang pangiibabang labi. Ayaw niyang inisin si Badang. Baka mas lalong mainis ang dalaga sa kanya. First time ko to, pero liligawan kita. Pag-amin nga ni Yuan. Nanlaki ang mga mata ni Badang. First time mo? So ako pa lang ang babaeng liligawan mo? Hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend, hindi pa? Wala pa. Mga flings lang, nagkaroon. Sinamaan siya ng tingin ni Badang. Hindi ako fling lang ah. Of course, I'm a potential boyfriend. Hindi ko rin gustong landiin ka lang. Nang hindi ko alam kung anong posisyon ko sa buhay mo. Mahirap na, baka maagaw ka pa ng iba. Kung seloso mo naman, ayoko sa seloso. Umayos nga nang upo si Yuan. Well, pipigilan ko naman. Hindi ko mapipigilan yun pero kung lalambingin mo naman ako, mawawala rin yun kasi gagawin mong panatag ang loob ko na ako lang para sa'yo. Napanguso si Badang. Bakit parang sure na sure kang magiging tayo, Yuan? Hindi pa nga ako pumapayag na manligaw ka. Hindi ako confident. Pero alam kong gagalingan ko. Kaya may pag-asa sa akin na sa huli magugustuhan mo rin ako. Huminga ng malalim si Badang. Sige na nga, pero ang laki naman ng advantage mo. Sa bahay ka namin nakatira. Wala akong takas. Lumayas ka nga muna. Saka ako pag-iisipan kung sasagutin kita o hindi. Tumawa na nga lamang si Yuan. Ayaw niyang umalis sa bahay ni Badang. Kahit araw-araw manakit ang likod niya dahil sa pagtulog sa banig, ayos lang. Ang mahalaga, masaya siya kasama ang pamilya ni Badang at makita ang dalaga araw-araw. Pag-uwi sa bahay, inaasar pa nga ni Yuan si Badang. Dito ka na matulog sa tabi ko. Nagpapanggap ka pa. Gusto mo namang tumabi sa akin matulog, diba? Nagising nga tayong ikaw na ang may yakap sa akin eh. Pinandilatan nga siya ni Badang. Manahimik ka nga dyan. Ikaw naman ang may kasalanan nun eh. Ayaw mo akong paalisin. Pagod ako kaya nakatulog ako. Tumawa si Yuan. Ang dami mo namang paluso, tumamin ka na. Hinampas nga ni Badang ng unan. Buisit ka talaga. Huwag mo nga akong kakausapin. Pag lumapit ka sa akin, bubugbugin talaga kita. Nakangiti pa akong magpapabugbog Badang ko. Sad naman ni Yuan. Hinampas ulit ni Yuan si Badang ng unan. Tuwang-tuwa si Yuan asarin si Badang. Nangigigil nga siya kapag nakikitang namumula sa inis
Si Badang, bahala ka nga dyan. Tumayo si Badang pero hinila ni Juan pabalik ang dalaga. Bumagsak ito sa kandungan niya. Kinuha nga ni Juan ang pagkakataon at niyakap si Badang mula sa likuran. Napamura si Badang. Hoy, anong ginagawa mo? Mas lalong humigpit ang yakap ni Juan. Shh, 5 minutes lang. Gusto ko lang maramdaman ulit ang pakiramdam na kayakap ka. Juan, tawag sa kanya ni Badang. Huwag kang sumigaw. Baka makita tayo ni nanay na ganito eh. Sige ka, pikutin kita. Tali ka talaga sa akin. Kinurot nga ni Badang ang braso ni Juan pero hindi niya ininda yun. Napangiti nga siya. Ang lapit sa kanya ng dalaga at naamoy niya ang mabangong amoy nito. Oh, bakit naninghot ka dyan? Adik ka ba? Tanong nga ni Badang at umiwas nga sa pag-amoy ni Juan sa kanya. Namumungay ang mga matang tumingin sa kanya si Juan. You smell so good. Magiging adik yata talaga ako sa amoy mo ah. Malamang bagong ligo ko eh. Try mo kong amoyin pagkatapos ng mahabang biyahe. E di talaga mataturn off ka. Sad naman ni Badang. Nilagay nga ni Juan ang buhok ni Badang sa likod ng tenga nito. I don't think so. You're too beautiful to resist. Kahit naliligo ka sa pawis, ang ganda mo pa rin sa paningin ko. Hala ka, gandang-ganda ka pala talaga sa akin. Sabi ni nanay kay tatay, daw ako nagmana. Dapat magpasalamat ka sa jeans ni tatay. May nakikita kang magandang nilalang. Natatawang sabi nga ni Badang. Tumawa si Juan at sinubsob ang bibig sa tenga nga ni Badang. Hindi madalas tumawa si Juan pero simpleng joke lang ni Badang. Hindi na nga matanggal ang saya niya buong araw. Tama na nga to, sumusobra ka na Juan ha. Nanliligaw ka pala nga pero kung makalingkis ka parang tayo na. Pumikit nga si Juan at hinayaan nga si Badang na tumayo. Saglit lang yun pero parang may nawala agad na bahagi kay Juan. Iba talaga ang tama niya kay Badang. Good night, matulog ka na. Nakangiting sabi nga ni Badang. Inabot nga ni Juan ang isang kamay niya at hinalikan yun. Good night din. Sana mapaniginipan mo ko. Tapos sa panaginip mo, sinagot mo ko. Agad binawi nga ni Badang ang kamay nito at pabirong sinampal si Juan. Matulog ka na, dinadamay mo pa ako eh. Ikaw ang may gusto niyan, kaya baka ikaw ang managinip niyan. Nangangarap lang naman. Napailing si Badang at pinatay ang ilaw sa sala. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Tama ng ilusyon tungkol sa akin, Juan. Masama yan, nakakamatay. Tumawa na nga lamang si Juan at humiga sa banig niya. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ni Juan. Basta ang alam lang ni Juan, katulad ng sinabi ni Badang, na naginip nga siya na siya ay sinasagot nga ni Badang. Ate Badang, may dumating na deliver ng mga bulaklak para sa'yo. May naliligaw sa'yo? Gulat nga na tanong ni Victoria sa kapatid. Tumikim si Juan pagkatapos sigupin ang kape niya. Siya ang nagpadala ng mga bulaklak para kay Badang. Gusto niya rin formal na sabihin sa pamilya ni Badang na nanliligaw nga siya sa dalaga. Pero hindi naman inasahan nga ni Juan na tatamaan siya ng sobrang kaba. Ha? Anong sinasabi mo? Kanino galing yan? Tanong nga ni Badang at tumingin kay Juan habang nagsisipilyo. Sa akin galing yan, Victoria. Nanliligaw ako sa ate Badang mo. Formal nga na saad ni Juan. Napamura nga si Badang habang tumili naman si Victoria. Sunod-sunod naman ang tanong ni Nanay Rose kay Badang. Mukhang hindi makapaniwala ang mga ito. Napayuko na nga lamang si Juan at lihim na napangiti. Ano to, ate Badang? Kailan pa siya nanliligaw? Bakit hindi mo sinabi, ha? Nagtatampong tanong pa nga kunwari ni Victoria. Nung isang araw lang, eh hindi ko naman alam na seryosohan pala to eh. Napakamot na nga lamang si Badang. Sumeryoso bigla si Juan. Nang sinabi kong manliligaw ako, seryoso ko, Vanessa. Tumili pa nga ulit si Victoria at hinampas ang ate nito. Kinuha ni Badang ang isang bouquet ng red roses. Nagkatitigan nga sila Badang. Napailing ang dalaga sa kanya pero napangiti lang si Juan. Nagliligawan pa pala kayo. Akala ko nga kayo na eh. Tumawa naman si Nanay Rose. Nanay, ano ba naman kayo?
Sabi ninyo magpakaipot ako, bakit parang binubugaw niyo na ako? Naiinis nga, natanong ni Batang. Hindi ka naman mabiro anak. Masaya ako sa iyo Batang. Ganap ka ng babae. Pangasar pa nga ng nanay ni Batang. Diyos ko talaga nanay. Ganito ako pero heart and soul babae ako. Nanay pa talaga kita? Natatawang tanong nga ni Batang. Tumawa na nga lamang din si Juan. Masaya siyang pagmastan ang magiinang nagkukulitan. Hindi ipagpapalit ni Juan ang kasiyahang yun sa kahit anong kayamanan. Malapit ng Pasko, anong gusto mong handa natin? Tanong nga ni Batang kay Juan. Ha? Kahit ano na lang, simpleng sagot ni Juan. Hindi naman kasi siya nagdiriwang ng Pasko noon. Palaging wala ang kanyang lolo. Hindi rin sila malapit ni Don Lucio noon. Sige na, kahit ano lang. Mamimili na kasi ako bukas eh. Pati na rin ang mga pangregalo. Pwede kang humiling sa akin. Pasko naman eh. Mapanuksong ngumiti nga si Batang. Kahit oo mo na lang sa Pasko. Kumunot ang noo ni Batang. Manahimik ka nga. Kahit isang araw lang, pwede bang stop muna sa kalandian mo? Mahirap yun, Vanessa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. How about date? Hindi pa tayo nakakapag-date. Bago tayo mamili, mag-date muna tayo. Sige, ikaw bahala. Pero anong gusto mong handa sa Pasko? Sandaling nag-isip si Yuan. Okay, gusto ko ng hamonadong chicken. Hindi ba masakit sa budget? Kung hindi kaya, mag-aambag ako. Ngumiti si Batang sa kanya. Siyempre kaya. Special pa yun kaya kaya ko. Aba, unang Pasko mo yata to sa amin. Abangan ko yan ah. Gusto mo bang imbitahan nga rin si Lolo? Tumango na nga lamang si Batang. Kinabukasan, maghanda na nga sila para sa date nila. Simpleng polo shirt at pants lang ang suot ni Yuan. Habang nag-ayos nga si Yuan, panay ang tanong sa kanya ni Victoria. Oo, pero magda-date muna kami, pumayag ang ate mo. Nakaiting sagot pa nga ni Yuan. Umawang ang bebeg ng kapatid ni Batang na si Victoria. Feel ko talaga, gusto ka rin ni ate. May iba namang sumubok dyan pero ikaw lang ang pinatulan niya. Really? Kinagat nga ni Yuan ang pangibabang labi niya. Anong nagustuhan mo kay ate Batang, kuya? Maganda ang ate ko pero ang kilos parang hindi babae. Hindi naman marunong magayos yan. Natigilan nga si Yuan sa pagsusuklay. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagustuhan ng ate mo. Sa totoo lang, hindi katulad ni Vanessa ang mga tipo ko. Basta nakuha niya na lang, bigla ang atensyon ko at saka ang puso ko. Ilang sandali pa lumabas na nga si Batang mula sa silid nito. Simpleng shirt at pants lang din ang suot ni Batang. Nakapusod ang buhok at suot ng paboritong sombrero. Ate Batang, ano pa naman yung suot mo? May date ka pero mas mukha ka pang lalaki. Nawiwindang nga na sabi ni Victoria sa kapatid. Kumunot ng noo si Batang at tinignan ang suot. Okay naman to ah, komportable ako. Napairap si Victoria at pinilit nga si Batang na pumasok ulit sa kwarto. Kuya Yuan, wait lang ah, aayusan ko lang tong siga kong kapatid. Sure, saad nga ni Yuan. Halos 20 minutos naghintay si Yuan sa sala. Pero ayos lang sa kanya yun. Si Batang naman ang hinihintay niya kaya hindi siya naiinip. Napatayo kaagad si Yuan nang bumukas ang pinto. Unang lumabas si Victoria pero mas natameme nga si Yuan kay Batang na nasa likod nito. Ganda ng ate Batang ko, no? Mahinang tanong nga sa kanya ni Victoria. Napalunok si Yuan. Umawang ang bibig niya. Habang tinitignan nga ni Batang mula ulo hanggang paa, suot nga ni Batang ang isang baby pink off-shoulder dress na hanggang ibabaw lang ng tuhod nito. Ang cute ng suot ni Batang na doll shoes sa mga paa. Maayos din ang medyo kulot nitong buhok at may puting headband pa sa ulo. Nang lumapit nga kay Yuan si Wad Batang, mas lalong nadepi na ang ganda ni Batang sa light makeup na nasa mukha nito. Natulala ka na dyan, mukhang tanga no? Nakangiwing tanong nga ni Batang sa kanya. Ang ganda mo, paano naging ganyan kakaganda? Mahinang tanong nga ni Yuan at titig na titig kay Batang. Napairap si Batang at mahinang tumawa. Hirap talagang kausap ng malanding to. Huminga ng malalim si Yuan. Ang ganda-ganda talaga ng date ko. Dito na lang kaya tayo mag-date. Batang ko, baka may ibang makapansin sa ganda mo eh. Maging kaagaw ko pa. Lumakas ang tawa ni Batang at marahan nga siyang sinuntok sa dibdib.
Kinagat ni Yuan ang pang-ibabang labi. Parang musika ang tawa ni Badang para sa kanya. Baka kung hindi nakapagpigil si Yuan, nahalikan na nga niya si Badang. Sa mall lang sila nag-date. Hinawakan nga ni Yuan ang kamay ni Badang. Hindi naman matanggal ang ngiti ni Yuan dahil doon. San mo gustong kumain? Kahit saan, basta yung mabubundat ako sa sobrang busog. Sagot nga ni Badang. Inilibot nga ni Yuan ang paningin niya. Nakita niya ang buffet na madalas nga niyang kainan. Siguradong magugustuhan nito ni Badang. Hinila nga ni Yuan si Badang. Doon tayo, masarap mga pagkain doon. Hinila naman siya pabalik ng dalaga. Ayoko dyan, mukhang mahal dyan eh, baka hindi kayanin ang budget mo. Tinignang mabuti ni Yuan si Badang. Halata sa mukha ni Badang ang curiosity sa buffet restaurant, pero may pumipigil lang dito. Gustong-gustong sabihin ni Yuan na hindi naman dapat talaga ito mag-alala dahil kayang-kaya naman niya ang ganung kamahal na pagkain. Sigurado ka? Tanong nga ni Yuan. Tumango si Badang. Magbanyo lang muna ako ah. Okay, I'll just wait for you here. Hindi na sumunod pa si Yuan. Malapit lang naman ang restroom at tanaw niya. Ilang sandali pa, lumapit si Yuan sa isang attendant sa harap ng buffet restaurant. Good morning, sir. Bati sa kanya ng attendant. Gusto naming mag-dine in, table for two please, and I have a little favor. Bumuntong hininga si Yuan. Kapag kasama ko na yung babaeng kasama ko, can you please don't tell the real price of food here sa restaurant? Just say na naka 80% discount kayo. Pwede ba yun? Don't worry, magbibigay ako ng tip. Napangiti ang attendant. Of course, sir. Ang swerte po ng girlfriend nyo. Napangiti na nga lamang din si Yuan. Dililigawan pa lang pero sana nga. Sagutin na ako. Isa pa, hindi siya swerte sa akin. Ako talaga ang swerte sa kanya. She's a big catch for me. Yuan! Ilang sandali pa tawag na nga ni Badang sa kanya. Lumingon ka agad si Yuan kay Badang. Andito ka na. Dito na tayo kumain. Nanlaki nga ang mga mata ni Badang. Eh sabi ko naman kasi mahal dito, diba? Ma'am, don't worry. Naka 80% discount po ang aming buffet restaurant kayong araw. Sad nga ng attendant. Talaga? Tumingin sa kanya si Badang. Don't worry, kaya ng budget ko na yon. Tara na sa loob. Sad nga ni Yuan at ngumiti. Tumango na nga lamang si Badang at nagpahila. Pagdating nila sa loob, manghang-mangha si Badang sa mga pagkaing nakikita. Ang restaurant kasing yun ay naghahain ng iba't ibang cuisines ng iba't ibang bansa. Nang nawala ang attendant na nag-assist sa kanila, hinila ni Badang ang dulo ng shirt ni Yuan. Parang ang mahal dito, Yuan. Tumawa nga si Yuan. Huwag mong isipin yan. Magpakabusog ka lang. Buffet restaurant to, lahat ng nakikita mo pwede mong tikman na. Tingin ka sa akin. Tumingin naman sa kanya si Badang. Pwede mo rin akong tikman. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Badang. Tumayo na nga lamang si Yuan at hinila nga patayo si Badang. Ang daming gustong kainin ni Badang, kaya naparami rin ang kain si Yuan. Nahihiya kasi si Badang. Kumuha ng mga gusto nito, kaya kumukuha na nga lang din si Yuan para hindi ito gaanong mahiya. Pagkatapos nilang kumain, namili na nga sila ng mga kailangan sa Pasko. Si Yuan ang nagbuhat ng mga pinamili. Gabing-gabi na rin nang nakarating nga sila sa bahay, kaya silang dalawa na lang ang gising. Sandali silang tumambay sa sala at uminom ng kape. Salamat sa date. Ang sarap ng mga pagkain na tikman ko, sabi nga ni Badang sa kanya. Kung tinikman mo rin ako, mas masarap sana. Nangaasar pa nga na saan ni Yuan. Napairap si Badang. Kalandian na naman yung pinapairal mo, ngumiti si Yuan. At namumungay ang mga matang tumingin kay Badang. Thank you made me so happy. Kinagat ni Badang ang pang-ibabang labi. Ako rin, masaya ako. Napatingin si Yuan doon. Namula ng bahagya ang pang-ibabang labi ni Badang. Hindi tuloy napigilan ni Yuan haplusin. Hindi na malaya ni Yuan na pinatakan nga niya ang mga labi ni Badang ng magaang halik. Kailan mo ba ako sasagutin? Nangihinang tanungan ni Yuan. Hindi pa ba tayo? Hinalikan mo na nga ako. Napamura si Yuan at hinalikan ulit ang dalaga, pero mas madiin na nga ngayon dahil mas masaya nga siya. Kung alam ko lang, nahalik ko lang ang magpapa-oo sa'yo. Sana hinalikan na kita araw-araw eh, dati pa. Napatawa tuloy si Badang. Baka naman bastard ka agad, nayayabangan ako sa'yo nung una eh.
Napangiti si Yuhan at tiyakap nga si Badang. Girlfriend na kita, diba? Ayaw mo? Gusto mo bawiin ko? Birong tanong pa nga ni Badang sa kanya. Mas lalong humigpit ang yakap ni Yuhan. Akala ko maghihintay pa ako hanggang Pasko. Pero hindi na pala. Boyfriend mo na ako ngayon. Gusto mo ko, gusto rin kita. Wala nang bawian yun ah. Sad pa nga nito. Nanay, kami na po ni Yuhan. Balita nga ni Badang kay Nanay Rose isang umaga. Napangiti na nga lamang si Nanay Rose. Mukhang hindi na ito nagulat sa balitang yun. Para bang inaasahan nga nitong mangyari yun. Masaya ako para sa iyo anak. Matanda ka na. Hahayaan na kitang magdesisyon. At kung kay Yuhan ka masaya, edi hahayaan kita. Sabi pa nga ng ina ni Badang. Hinawakan nga ni Yuhan ang kamay ni Badang. Nakuha natin ang blessing ng nanay mo. Napangiti si Badang sa kanya. Pagkatapos ng almusal, nagmotor na nga sila papuntang garahe. Gusto man ni Yuhan na huwag nang magtrabaho si Badang, ayaw niya namang pigilan ang dalaga. Alam ni Yuhan na si Badang ang klase ng babaeng kayang tumayo sa sariling mga paa. Gagawa na lang si Yuhan ng paraan para kahit papaano gumaan ang buhay nito at maibigay niya ang mga bagay na hindi naranasan ni Badang noon. Yuhan, mamaya, huwag kang sumabay sa akin. Maaga akong uuwi at maliligo. Magkita na lang tayo sa plaza, mag-date tayo. Sabi pa nga sa kanya ni Badang bago sumakay ng jeep. Tumawa si Yuhan. Sige, pupunta ako roon. Maghahanda na rin ako mamaya. Yun nga ang plano. Kaya pagkatapos mamasada, umuwi na nga rin si Yuhan. Naligo na nga rin siya at nagbihis. Bumili na nga rin si Yuhan ng mga bulaklak para kay Badang. Mukhang magiging hobby niya ang pagbibigay ng bulaklak sa girlfriend niya. Nasa plaza na nga si Yuhan at natanaw niya si Badang. Tatawagin niya na sana pero biglang may nagtakip ng panyo sa bibig ni Badang. Nawala ng dalaga ng malay at mabilis na isinakay sa isang van. Napitiwan nga ni Yuhan ang dalang mga bulaklak at tumakbo papuntang sasakyan pero hindi niya ito naabutan. Napamura si Yuhan at tinawagan si Don Lucio. Lolo, please, tulungan mo ko. Nakidnap si Badang. I don't know what to do, please, ang girlfriend ko. Kumalma kay Yuhan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon mo. Magpapadala ako ng security team dyan. Sino sa tingin mo ang pwedeng gumawa? Napailing si Yuhan. I have no idea. Pero malakas ang kutob ko. Ang mga kaaway ko. Sa car racing dati. Baka anong gawin nila sa girlfriend ko, Lolo. Ilang sandali pa nga sila. Nag-usap ng kanyang Lolo bago pinatay ang tawag. Hindi na makapaghintay pa si Yuhan kaya siya na nga mismo ang kumilos para hanapin si Badang. Pumunta nga si Yuhan sa mga alam niyang hideout ng kalaban niyang grupo. Sinasabi ko na nga ba, alam mo kung saan ako hahanapin Yuhan. Sabi nga ni Harold habang pinapatunog sa sahigang tubong hawak. Nasaan ang girlfriend ko? Mariing tanong nga ni Yuhan. O sige, hahayaan ko munang magkita kayo ng pinakamamahal mo bago ka mamatay sa palad ko. Binuksan nga ni Harold ang isang kwarto at binuksan ang ilaw doon. Nanlaki ang mga mata ni Yuhan nang makita ang kalagayan ni Badang. Nakatali ang mga paa at kamay nito sa upuan. May nakadikit din na duct tape sa bibig nito. Vanessa, lalapit na nga sana si Yuhan kay Badang pero hinampas siya nang malakas sa likod ni Harold. Wala sa usapan na lumapit ka, sigaw nga ni Harold. Umubo si Yuhan sa ginawa ni Harold. Dumaing si Yuhan sa sakit. Gayunpaman, mas inaalala nga niya si Badang. Hindi pwedeng masaktan ng girlfriend ni Yuhan. Nang tumunghay si Yuhan sa dalaga, nakita niya ang sunod-sunod nitong pagluha. Bubugin niyo na yan para makaganti tayo dyan. Utos nga ni Harold sa mga kasama. Mga sipa, mga suntok at palo ang natanggap ni Yuhan. Duguan na nga siya pero lumaban pa rin siya. Kailangan niyang maging malakas. Para kay Badang, kailangan niyang siguraduhin ligtas ang babaeng mahal niya. Lumalaban pa talaga. Kunin niyo ang shota nito, sigaw nga ni Harold. Huwag ang girlfriend ko. Ako na lang. Patayin niyo na lang ako. Huwag niyo siyang idamay dito. Galit na sigaw nga ni Yuhan. Tinanggal ni Harold ang duct tape sa bibig ni Badang. Papatayin na daw namin ang shota mo. Mga hayop kayo, sigaw nga ni Badang. Sagot naman ni Harold. Tignan ko lang kung kami pang tawagin mo ng ganyan. Kapag nalaman mo ang totoo, wag, Harold, tumigil ka! Kinakabahan nga, nasaad ni Yuhan.
May balak naman si Yuan talaga na sabihin kay Badang ang totoo, ang sikreto niya, pero hindi sa ganoong paraan. Wala pa man pero ramdam niya kaagad na mawawala sa kanya si Badang. Si Yuan lang naman ang nakasagasa sa kapatid mo noon. Pinaglalaroan ka lang niyan at ng pamilya mo. Maging ang matandang lolo nito, niloloko ka lang. Eh mayaman nga ang mga yan eh. Baka kahit buhay mo, kayang bilihin ng mga yan. Kaya nga hindi na parusahan, hindi ba? Nagkatinginan sina Yuan at Badang. Kahit sobrang sakit ng katawan, pinilit pa rin lumapit ni Yuan kay Badang. Nakaluhod si Yuan at pilit na inaabot ang mukha ng dalaga. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Natakot lang ako noon. Pagmamakaawa nga ni Yuan. Niloloko mo ko. Sa lahat ng tao, Yuan. Bakit ikaw pa ang gumawa sa amin ng ganito? Tinuring ka pa naman namin na pamilya. Umiiyak nga na sad ni Badang sa kanya. Nanghina pa nga lalo si Yuan. Si Badang na lang ang natitirang lakas niya. Pero parang unti-unting umaalpas sa kanyang dalaga. Sunod-sunod na tumulang mga luha ni Yuan. Kahit nang bugbugin ulit siya, nawala na nga siya ng pakialam. Patayin niyo na yan, sigaw nga ni Harold. Hinintay na lang ni Yuan ang tama ng tubo sa bugbog niyang katawan. Pero hindi yon ang tumama sa kanya. Nang imulat ni Yuan ang mga mata, nakadagan na nga sa kanya si Badang na iniharang panga ang sarili para sa kanya. Vanessa? Vanessa, wake up! Nanghihina nga siya pero pilit niyang ginising ang wala na ngang malay na babae. Nakawala na pala si Badang pero sa halip na tumakas, nagawa pa nga siyang iligtas nito. Please don't do this. I love you, Vanessa. Gumising ka. Garalgal na nga ang boses na bulong ni Yuan kay Badang habang hinahaplos ang buhok ni Badang. Ilang sandali pa, nakarinig na nga si Yuan ang putukan ng mga kung ano. Nahanap na nga siya ng security na ipinadala ng lolo niya. Wala na nga siyang pakialam kay Harold o sa iba. Unti-unting lumakas ang iyak niya habang mahigpit ang yakap kay Badang. Kasalanan niya lahat ng yun. Hindi alam ni Yuan kung kailan siya nawala ng malay. Nasa ospital na pala siya. Basta paggising ni Yuan si Badang agad ang una niyang hinanap. Lolo, nasan po si Badang? Nasaan ang girlfriend ko? Kamusta siya? Kailangan ko siyang makita. Sunod-sunod nga na sigaw ni Yuan at pilit na tumayo kahit masakit pa ang buong katawan niya. Saad naman ni Don Lucio? Magpahinga ka na muna po. Nasa kabilang silid si Badang. Nagpapahinga siya kasama ang pamilya niya. Hayaan mo muna sila. Ibinagsak ulit ni Yuan ang katawan sa kama. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha. Alam na ni Badang ang totoo. Alam na rin siguro ng pamilya niya ang totoo. Paano ko, lolo? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Badang sa buhay ko. Makikiusap ako. Magmamakaawa ko para sa iyo, po. Kung mapatawad ka man nila, sana ihanda mo na rin ang sarili mong hindi na rin kayo pwedeng bumalik sa dati. Ni Badang, tuluyang humigbi nga si Yuan. Walang-wala ang sakit ng katawan niya sa sakit ng puso niya. Hindi niya kayang tanggapin yun. Gusto niyang magmakaawa at umasa ulit na tanggapin siya ni Badang sa buhay nito. Kaya kahit hindi pa man nakaka-recover nang nabalitaan ni Yuan na nakalabas ang ospital si Badang, nagpumilit na nga rin siyang lumabas. Lakas loob nga siyang kumatok sa bahay ng pamilya nila Badang. Yuan? Anong ginagawa mo rito? Gulat nga na tanong ni Nanay Rose sa kanya. Bahagyang yumuko si Yuan. Alam ko pong galit kayo sa akin. Huminga ng malalim si Nanay Rose. Kinausap na kami ni Don Lucio. Sa totoong nangyari nung gabing yun, alam kong may kasalanan ka. Pero hindi mo naman ginusto yun. Halika sa loob. Mabuti at pumunta ka rito. Gusto kong makausap ng anak kong si Victoria. Napalunok si Yuan. Kung may mas higit na biktima, si Victoria yon. Dahil sa kanya, kaya nalumpo nga ito. Kuya Yuan, kamusta ka? Puro pasapay ang mukha mo ah. Paano ka ulit mamali ni Ate Badang yan? Nakangiting tanong ni Victoria sa kanya. Hindi napigilan nga ni Yuan ang mapaluha. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ni Victoria. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Patawarin mo ko sa kaduwagan ko. Hindi ko sinasadya. Sinira ko ang buhay mo. Hindi mo naman sinira ang buhay ko, Kuya Yuan. Kung hindi mo alam, malakas ako. Kung sinira mo talaga ang buhay ko,
Wala ako sa harap mo at pinapatawad ka sa maling nagawa mo. Tsaka, alam ko namang hindi mo ginusto yun. Kilala kita. Punong-puno nga ng luha ang mukha ni Yuan. Pakiramdam ni Yuan, hindi niya deserve yun mula sa pamilyang minahal siya na parang kadugo. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nga sa kanya ni Badang. Kahit nangihina ang mga tuhod, pinilit tumayo ni Yuan para harapin si Badang. Vanessa, huwag mo akong tawaging ganyan, umalis ka na. Lumapit sa kanya si Badang at sa pilitan siyang itinulak palabas. Vanessa, mahal kita. Mahal? Mahal mo ko? May nagmamahal bang niloloko ang taong mahal niya? Yuan, hindi lang akong niloko mo dito, pati pamilya ko. Kung pagkataon ninyo lang nilololo ang tinago niya sa akin, mapapalampas ko pa eh. Kaso, pati nangyari kay Victoria, may kinalaman kayo. Anong ginawa niyo? Ha? Bakit ninyo ako pinaglalaro ng ganito? Ano bang ginawa ko sa inyo? Suminghap si Yuan at sinubukang hawakan si Badang. Natakot lang naman ako na mawala ka sa akin, kaya hindi ko agad nasabi sa iyo. Talagang mawawala ako sa iyo, Yuan. Kaya umalis ka na. Wala ka nang babalikan dito dahil tapos na tayo. Sigaw nga ni Badang at sinarado ang pinto. Takot na takot si Yuan. Sobrang nanikip ang dibdib niya sa sinabi ni Badang sa kanya. Hindi kaya ni Yuan yun. Hindi siya aalis doon. Hanggang hindi binabawi ni Badang ang huling sinabi. Vanessa, please. Mahal kita. I love you. Mahal na mahal kita. Give me one more chance. Sigaw nga ni Yuan sa labas ng bahay. Kahit na itinago ko yung sekreto kong yun. Totoo naman ang mga pinakita ko sa inyo. Ilang sandali pa malakas na umulan. Walang pakialam si Yuan. Kahit mabasa siya, kumikirot ang mga pasa niya at nagdurugo na ang sugat niya sa tagliran. Napahawak na nga lamang si Yuan sa pinto bago unti-unting nawala ng malay. Nagising na lang siya, nasa ospital na naman siya. Napakatigas ng ulo mo, Yuan. Paano ka gagaling kung ayaw mong sundin ang mga doktor mo? Galit nga na tanong ni Don Lucio sa kanya. I want to go home, please. Ayoko dito. Walang buhay na sabi nga ni Yuan. Huminga ng malalim si Don Lucio at ginawa ang gusto niya. Pagkarating sa mansyon, nagmukmok lang si Yuan sa loob ng kwarto niya. Para siyang walang buhay. Hindi alam ni Yuan kung kaya niya na ibalik ang dating sigla. Nag-focus na lang si Yuan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Lumipas ang mga buwan, pero palaging si Badang lang ang laman ng isip niya. Gusto niya man puntahan ng dalaga, pero ayaw na nga siya nitong makita. Nga pala, iho, nag-hire ako ng bagong driver mo ah. Huminga ng malalim si Yuan habang inaayos ang necktie niya. I told you, Lo, kaya ko na pong mag-drive. Hindi ka nga pwedeng humawak ng manibela hanggang hindi ko sinasabi. Striktong utos ng kanyang lolo. Whatever. Kinuha nga ni Yuan ang gamit niya at lumabas ng mansyon. Hindi niya na nga pinansin pa ang bagong driver niya. Na nagbukas ng pinto para sa kanya. Naging abala na kasi si Yuan sa mga tawag sa cellphone niya. Nang matapos sandali, na natulala sa jeep sa kalsada, malungkot na napangiti si Yuan nang maalala muli si Badang. Humarap si Yuan sa driver's seat. Ikaw ang bagong driver ko, right? Hintayin mo na lang ako hanggang matapos. May mga biglaan akong meeting sa labas kaya kailangan ko ng driver. Sige po, sir. Sagot ng driver niya. Kumunot ang noo ni Yuan. Pangbabae ang boses mo ah. What's your name? Badang po, sir. Simpleng sagot ni Badang at lumingon sa kanya. Bahagyang napatalon si Yuan sa inuupan niya. Nawala ang poise niya. Ang traidor niyang puso, unti-unting nakilala kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yun. Vanessa? What are you doing here? Ikaw ang bago kong driver? Wait a minute. Sinamantala nga ni Yuan ang traffic. Bumaba siya at lumipat sa front seat. Umuwang ang bibig ni Yuan nang pinagmamasdan si Badang. Ilang buwan niyang hindi nakita si Badang, pero maganda pa rin. Nakasuot ito ng uniform na pang driver at diretso ang tingin sa kalsada. You are really here? Bumuntong hininga si Badang. Nandito lang ako dahil malaki ang offer ng lolo mo.
Kailangan ko ng pera, kaya ginagawa ko to. Huwag kang mag-alala, matagal na kitang napatawad. Napangiti si Yuan. Gusto niyang tanungin si Badang kung mahal pa rin ba siya nito. Pero sapat na nga sa kanya na napatawad siya ni Badang. Buong biyahe walang hiyang tinitigan nga lang ni Yuan si Badang. Talagang nakabaling pa ang katawan niya para lang makita ng maayos ang dalaga. Kumain ka na ba? Do you want to have breakfast with me? Malambing na tanong pa nga ni Yuan kay Badang. Tumaas ang isang kilay ni Badang at tumingin sa kanya. Kumain na ako sir ikaw. Bakit hindi ka pa kumain? May papabili ka ba sa akin? Hindi alam ni Yuan kung bakit sa simpleng tanong na yon ni Badang. Para na nga siyang mahihibang sa saya. Ibibili mo ko? Pwede bang luto mo na lang tapos dalhin mo sa opisina ko? Kumunot ang noon ni Badang. Uuwi pa ako niyan. Paano kung may meeting kayo sa labas sir? Sa pantry. Pwede kang magluto ron. Tuwang-tuwa nga na sabi ni Yuan. Driver niyo lang po ako. Pero sige, kung yan ang gusto mo. 100,000 ang offer sa akin ng lolo mo monthly para maging driver mo. Nanlaki ang mga mata ni Yuan. I'll triple it. Times 3. Basta maging tagahatid at tagaluto ka lang ng pagkain ko. Umawang ang bibig ni Badang. Alam mo maglolo nga kayo ni Don Lucio. Para lang kayong nagtatapon ng pera. Napangiti na nga lamang si Yuan. Kaya nang pumasok nga siya sa opisina, sobrang ganda ng mood niya. Tipong kahit may malaking problema ang kumpanya, nakangiti pa rin siya na nire-resolve yun. Maging ang mga empleyado ni Yuan, nagtataka na si inasta ng amo ng mga to. Nasa loob na ba ang lunch ko pati ang driver ko? Nakangiting tanong nga ni Yuan sa sekretary niya pagkatapos ng meeting. Yes po sir, sagot naman ng sekretary niya. Mabilis ngang naglakad si Yuan papunta sa opisina niya. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang nakita nga si Badang na prenteng nakaupo lang sa mahabang sofa. Sige, kumain ka muna ng lunch mo. Saad nga ni Yuan sa sekretary niya bago isara ang pinto. Tinolang manok lang ang niluto ko, ayos lang ba? Kung gusto mo pa ng iba, i-order na lang kita sa cafeteria niya sa baba. Suwestiyon pa nga ni Badang. This is okay, let's eat. Nauna pa nga si kasuhin ni Yuan ang pagkain ni Badang bago ang sarili nitong pagkain. Pinigilan naman agad ni Badang. Ako na dyan, kumain ka na riyan. Hindi matanggal ang saya sa dibdib ni Yuan. Para siyang batang palaging excited kapag nakikita si Badang sa sasakyan, sa mansyon at sa opisina. Minsan pa nga nakakatulog si Badang sa opisina niya dahil sa paghihintay na matapos ang mga meetings niya. Nawala lang ang saya ni Yuan nang magising nga na walang Badang na handang mag-drive para sa kanya. Nasaan si Badang lolo? Naiiritang tanong nga ni Yuan. Humiling ng dalawang araw na day off. Nagbakasyon, makikipag-date daw, sagot nga ng kanyang lolo. Dumilim ang tingin ni Yuan sa kawalan. Bakit hindi nasabi sa kanya ni Badang yun? Pumasok nga siya sa opisina ng sobrang bugnutin. Ilang beses nga niyang tinawagan ang number ni Badang pero hindi naman sumasagot. Bakit tayo mong sumagot? Ano? Sobrang busy ka ba sa kalandian mo dyan ngayong day off ka? Lagot ka talaga sa akin kapag bumalik ka. Hindi ako papayag na makalandi ka sa iba. Ako lang ang pwede mong landiin. Sabi pa nga ni Yuan sa cellphone na para bang yun si Badang. Kaunting-kaunti na nga lamang. Magdadabog na nga si Yuan. Mas lalo pang sumama ang loob ni Yuan kapag naririnig ang lolo niyang kausap si Badang. Ibig sabihin, sinasadya talaga nitong hindi sagutin ang tawag ni Yuan. Good morning sir. Bati nga sa kanya ni Badang nang nakabalik na nga ito pagkatapos ang dalawang araw na day off. Saan ka nagpunta? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sinong ka-date mo ha? Bakit may pa-out of town? Naiirit ang sunod-sunod na tanong ni Yuan. Tumawa si Badang. Ang dami mo namang tanong. Umirap si Yuan at sumakay na nga ng sasakyan. Sa biyahe ngiting-ngiti nga si Badang pero si Yuan sobrang inis na ang nararamdaman. Tatlong araw na yatang kinakain ng selos ang sistema ni Yuan. Galit ka? Mahinang tanong pa nga ni Badang nang maipit sila sa traffic. Mabigat ang galit. Sa tingin mo ba kaya kong magalit sa'yo? Tanong sa kanya ni Yuan. Bakit parang galit ka? Dahil ang dali-dali mong humanap ng iba.
ang dali mo akong ipagpalit samantalang ako. Ganito pa rin. Halos mag-isang taon na, ikaw pa rin. Mababaliw na yata ako eh. Hindi kita makalimutan. Mahal pa rin kita. Galit ako? Hindi ako galit. Nagsiselos ako. Selos na selos ako. Nanlaki ang mga mata ni Yuan nang dampian nga siya ng mabilis na halik ni Badang. Labis ang pangungulila ni Yuan sa halik na yon ni Badang. Sa pagkakataong yon, si Yuan na nga ang lumapit at binigyan ng nag-aalab na halik si Badang. Labis ang pangungulila ni Yuan sa halik na yon. Sa pagkakataong yon, si Yuan na ang lumapit at binigyan ng nag-aalab na halik si Badang. Kung hindi pa bumusina ang nasa likod, hindi pa nga sila titigil. Tahimik sila nang makarating nga sa parking lot. Walang salitang bumaba. Hinila nga niya si Badang hanggang opisina niya. Pagkasarado pa lang ng pinto, doon ay muli niyang hinalikan ng paulit-ulit si Badang. Hindi ka pwedeng makipag-date sa iba. Ako lang. Akin ka na ulit. Hindi ka pwede sa iba. Naiintindihan mo? Marahang tanong pa nga ni Yuan kay Badang. Tumango si Badang habang hinihingal. Mahal kita, Yuan. Napatitig si Yuan kay Badang. Pero nakipag-date ka sa iba. Umiling si Badang. Birthday ni nanay. Nagbakasyon lang kami. Wala akong kadate. Napapikit sa inis si Yuan. Hilig talagang paglaruan ng lolo niya ang damdamin niya. Hindi pa nga siya nadala. Mahigpit na niyakap nga ni Yuan si Badang. Sorry sa lahat ng nagawa ko ulit. Babawi ako. Hayaan mo sana ulit ako sa buhay mo. Mamahalin kita ng tama, Vanessa. Ibibigay ko sa iyo lahat. Sagot naman ni Badang. Matagal na kitang napatawad. Kaya ako rin tinanggap ang offer ni lolo mo. Kasi gusto kitang makita ulit. Gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ako. Dahil ako mahal na mahal pa rin kita sa kabila ng lahat ng nangyari sa atin. Mas napatunayan yun nung magkahiwalay tayo. Hinaplos ni Yuan ang pisngi ni Batang. Hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw lang ang babaeng kaya kong mahalin ng ganito katindi, Batang. Yumakap ulit si Batang sa kanya. Mahinang tumawa si Yuan. Wala nang sasaya pa sa pakiramdam, makapiling niya ulit si Batang. Hinaplos nga ni Yuan ang buhok ng babae sabay sabing, magpakasal na tayo. Hindi ako papayag na matapos ang taong ito na hindi ka nagiging Montenegro, Vanessa. Sabay lumuhod nga siya sa harapan ni Vanessa sa mismong opisina niya. Nagtaka naman si Badang nang may nilabas nga itong maliit na box na may lamang singsing. Oh, bakit may singsing ka sa coat mo? Prepared ka? Napatawa ng bahagya si Yuan. Alam mo ba, nung magkahiwalay tayo, nung maghalayo tayo, araw-araw ko talaga itong dala. Dahil gusto ko na kapag muli tayong nagkita at nagkabati, magpo-propose na ako sa iyo agad. At heto na nga, nangyari na. Napatawa na nga lamang si Badang at pinatayo nga ang lalaki sabay niyakap ng mahigpit. Isinuot na nga ng lalaki sa palasingsingan ni Badang ang singsing na kumikinang, nakagaya nga ng mata niya na kumikinang habang nakatitig sa babae. And after 3 months of preparation, nangyari na nga rin ang kasal. Paano ba naman hindi mapapabilis? Tumulong nga ang kanyang lolo, si Don Lucio. Lahat ng pinakamagagaling na suppliers ay kanyang hinire, ang pinakamagaling din na organizer sa kanilang syudad. At dahil nga dito, bongga tuloy ang kasal nila Badang at Yuan. Habang naglalakad nga si Badang sa aisle, hindi nga akalain ni Yuan na may mas igaganda pa pala ang babaeng pinakamaganda sa kanyang paningin sa harapan ng Diyos. Pagkatapos nga ng kanilang kasal, nag-honeymoon na nga sila kaagad dahil hindi na nga talaga makapaghintay si Yuan na maiparamdam ang pagmamahal kay Badang at gustong gusto na nga rin niyang magbunga ang kanilang pagmamahalan. At hindi naman siya nabigo dahil makalipas nga lang ang ilang buwan, nalaman nga nila na nagdadalang tao na nga si Vanessa. Nakakatawa pa nga dahil kahit buntis na nga ito ay siga-siga pa rin. Sobrang tuwa naman ni Don Lucio nang malamang magkakapo na nga siya, pati na rin ang kapamilya nga ni Badang. Wala na nga silang mahihiling pa, lalo na nang dumating nga sa kanilang buhay ang isang cute na baby girl.
Sobrang kontento na nga sila at nagpapasalamat sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Vanessa at Yuan. Thanks for listening and God bless!